Hi guys, magandang araw sa ating lahat. So, ngayong araw, tayo may gagawin. Tayo magpapalit ng air press control valve. Ito yun siya guys. Ito. Ito yung ating ipapalit. Ito yung press control valve. So guys, kaya ang hina nung karga nung hangin gawa nung singaw sa press control valve. So guys, samahan nyo ko at tayo magpapalit ng air press control valve. DJ. So guys, ito yung ating papalitan. Ito, ayan. Ito yung press control valve na may singaw. Dito sumisingaw guys, oh, ayan, sa may kulay itim na to. Ayan, dyan dumadaan yung hangin. Kaya pag nagkakarga ng hangin, dito sumisingaw. Kasi ito guys, ito yung papunta sa leveling valve ng airbag. Ayan. So singaw siya dito. So ito yung ating papalitan. So kapag magkakalas ka nito guys, yung kakailanganin mo yung dalawang yabe. Ito yung 17 at saka yung number 12. Kukontra mo yung number 17 dito. Dalawang fitting lang naman to guys eh. Yan to. So bakit tayo nito nagpapalit guys? Napapalit, pinapalitan natin to. Gawa ng singaw na siya. So ibig sabihin kapag sumingaw na siya dito sa kantong ito, ibig sabihin may butas na yung kanyang diaphragm sa loob. Yan, pagka mahina yung hangin, hindi naman siya sumisingaw, pero kapag malakas, sumisingaw na siya dito. Yan. Lalas ang laman. Konti na lang. Kaya hindi na siya nasingaw. Pero kapag malakas yung pressure ng hangin, sumisingaw yan siya dyan. Ano nga ba ang purpose nito ng air press control valve? Ito siya guys yung nagko-control sa pressure ng hangin bago pumasok doon sa ating leveling valve papuntang airbag. Dito, ito yung may adjacent sa ulo. Number 12 yung fitting nito, tapos may tornilyo to siya dito guys na number 12 din sa likod. Dalawang piraso to dito din yung sa likod niya. Yan. Tanggal na siya guys. Madali lang naman to siya palitan. Ito. Ayan o. May dalawang butas siya sa likod. Number 12 yan. Ayan. Ito yung luma nating press control valve. So ngayon natanggal na natin yung luma. Ito. Ito yung ating luma. Tsaka ito yung ating ipapalit na. Ayan. Ito. So yung luma natin, putol na yung pihit. Yung adyasa niya sa ulo. Ito. Naputol na o. Ito yung ipapalit natin. Ito yung may adyasa. Ito yung kanyang lock. Number 10 lang to siya na tornilyo at saka yung lock nut niya din is number 10 din. So ngayon, kakabit na natin to siya guys. Inisil mo natin yung pagkakabit niya. Ayan. Bawasan natin ang alikabok. Ito yung pagkakabit niya. Ayan. Yung dalawang butos na yan. Dito yan, oh, number 12. Ayan. Pag nag-ano ka nito guys, huwag mo muna siyang ihigpitan para mas madali mo siya maipaling-paling yung mga tubo. Yan itong ginagawa ko. Pagka nagkakabit ako lang ng mga ano, hindi ko siya muna inihigpitan agad. Pinapakagat ko lang yung mga tornilyo para pagka magkakabit ng mga linya na tubo is madali lang, madali ipaling. Magagalaw-galaw mo pa kaysa pagka naka-fix na, hindi mo na siya maipapaling, maililihis. Ayan, higpit na tayo ngayon. Saglit lang naman to siya guys, palitan eh. Kaya may 17 ko kontra dito sa fitting. Sa reducer para hindi umiikot.
ito ang purpose nito guys eh. Siya yung nagko-control ng hangin. Ito nga pala yung supply, ito yung delivery. Dito sa ibaba, may makikita po tayo dyan. May arrow yan siya dyan. Ayan, ito. Ayan yung parang arrow na yan. Ayan. Direksyon yan. Ito galing sa supply. Ito yung papunta sa delivery. Higpitan lang natin to siya guys. Tapos okay na ito. Yung sa may ulo niyang adjustan na yan, hindi na yan pinipihit siya dyan. Hindi yan advisable na adjustan pa dyan. Kasi nakaset na siya kung gaano kalakas yung pressure na ilalabas niya. So ngayon ito naman yung dalawang dose yung sa likod yung inihigpitan ko na. Okay na guys, tapos na tayo maghigpit. So ngayon, ititesting na lang natin ito siya. Ngayon guys, nahanginan na natin siya sa taas. Tapos, titesting natin dito. Titingnan na kung may singaw. Check natin. Ayan, wala naman siya na. Wala na siyang singaw guys. Kasi kanina dito siya sumisingaw dun sa luma. Yan, wala na. So ibig sabihin, okay na yan. Okay na yung ating air press control valve. So yun guys, natapos na tayo. Tapos na tayo magpalit, magkabit, at saka higit sa lahat na i-testing na natin. At saka okay na, wala nang singaw yung ating press control valve. So guys, yun lang. Sana may makuha kayong mga idea at saka tips na makakatulong po sa inyo. So maraming maraming salamat. So sa mga bago pa lang dyan na hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube, please subscribe, like, and share. At saka paka-press na lang din po ang notification bell para maging updated pa po kayo sa ating mga bagong videos na gagawin. So guys, maraming maraming salamat. Ingat!